Did you know that at Sui House of Beauty and Wellness, you can find out the age of your skin through medical photography? This is the first in Zamboanga, so if you want to know more, please keep on watching. Medical photography is a 12 skin analysis skin imaging machine. It has the ability to know your RGB pore, RGB spot, RGB wrinkle, PL texture, UV porphyrin, UV pigmentation, UV moisture, sensitive areas, brown areas, UV damage, skin aging, and skin beautifying. Her age is 39, but then yung skin age niya is nasa 43. So, di ba, ang sa skin naman, ang basis naman natin is collagen. Since collagen, sabi ng science, 1% per annum nawawalan ng collagen ang tao. That is really given. But then, for some, it may increase. So, this is the gauge now. So, like si Ma'am Lerm, dapat sana 39, sakto lang dapat yung ano niya, 39. Diba? Kung sabihin mo, 1 year per annum, reads. So, dapat 39%. So, okay yun. Kasi sakto lang siya. But then, nag-add tayo ng 4. So, it means, meron sa year, 3 to 5 years ago, or beyond that 3 to 5 years ago, meron doon, mas excess yung nawalan siya ng collagen. So, kaya ito, it sums up to this. So, dito na, dito yung na, ano, yung exposure. Siyempre, number one talaga problem is yung sun. Kahit naman hindi naman ikaw, hindi ka naman exposed sa sun. But then, siyempre, cumulative kasi to. Hindi lang yung porket hindi ka nagsasun, wala nang radiation, meron pa rin. So, it means kulang pa rin yung protection na binibigay natin sa skin natin. So, yung photon na hindi na filter, hindi na ma-block ng sunscreen kasi hindi tayo nagsasunscreen. So, kahit papano, meron na iiwan sa skin natin. So, na-absorb yun ng skin, yun ang hindi natin alam. Na-absorb. So, kakitaan din di small pores number, large pores number. So, at least mas mataod in small number na maliit na pores. Sana all maliit ang pores. Diba? Sana all. So, dito sabi niya, nandito, so, you need more cleansing pa sa skin mo. Okay. So, may meron din yan, ma'am, sa mga ano, recommendation. Yes, may recommendation talaga siya. So, dito nakikita sa kanya kung deprived ka ng sleep, deprived ka ng water, deprived ka ng regimen, ng sunblock, nakikita dito. Diet, nakikita dito. So, yan daw. Ito yung mga, nandyan, kung makita mo yung mga dot, may violet and red. Yung violet, yan yung small pores mo. Yung malaking pores mo, yung mga red dots na yan. So, mas marami daw yung small pores mo kesa sa large, which is better. Okay. So, sa RGB spots naman, may light spots, may dark spots. So, yung sa'yo, mas madami ang, ano, ang dark. Medyo nag-start ka na lasa, may mga dark spots number ka na. At
makita mo yung number, medyo mas mataas yung number mo sa, ano, sa... Grabe, no? May ganda nga to ron. Yes! So, syempre, nandun talaga ang recommendation, yung skin regimen, sunblock. Pag ano mo talaga ito, it will come up to a regimen na highly recommended is vitamin A and retinol. Retinol talaga, yung talagang pagkain na sila. So, nandito daw, nandito yung mga spots na possible, nandyan na siya. Na hindi natin nakikita, but then nandun sa dermis area mo. Yan, dito. Siyempre, ano talaga, tuktok kasi mo naman yung tuktok tamakuan, di ba? Kasuhahan ba? So, nakita mo, mas maraming dominant dito sa taas kesa dito sa baba. Yan yung mga nasa loob na hindi natin nakikita ng naked eye. Akala na wrinkles naman tayo. So, meron ka na rin small wrinkles. So, almost 100% meron. So, yan na yung mga fine lines. So, tingnan natin saan yung mga lines na meron ka. So, dito, mostly nandito lahat sa ano mo lang sa forehead. Kasi di ba mahilig ka mag-forehead? Oh, lagi na kasi mga ito. Habitual yung sa'yo din, no? Habit ko talaga. Pero at least small pa daw. Hindi pa yung large na mga wrinkles. Kaya pa nito. Dito less. Dito nakita mo less. Kasi habit ko talaga. Since bata ako na lagi naka... So, nakita mo yung distribution niya nandito lahat, oh. So, syempre, pag ganito, alam na natin. Like tayo, nakita. Obvious naman din. Diba? Naked eye, nakita natin. Ganyan. Dito ang problema. So, pag syempre ako, i-recommended ko dito, dito ka talaga mag-concentrate ng maglagay ng mga regimens. So, dok, kung dito, isa, ito siguro mga tatlo. So, dito mag-concentrate kasi dito ang problem. So, this is, ito pa di ang ikinaganda niya. Kasi dito natin malalaman saan talaga yung dapat itatarget mo na pagbigyan mo talaga siya ng pansin. You pay attention more. Okay? So, dito naman sa texture ng skin. So, dito sa texture ng skin, tingnan mo, akala natin ang ganda na ng skin natin, no? Pero, inano niya, inirate niya pa rin yung texture ng skin mo as poor. Maarte rin yung machine. Na, maarte. Kaya nga, uliunta na sa inyo. Uli, generally, ako doon. Maliso ah. Mercado. Chiang, ano na lang ikaw, Chiang. So, ito naman yung mga parang, ano din, mga pigments din ito. Ito yung mga na-accumulate din over the years. Ito. Due to mga suns din yan, nandiyan na. Porphyrin, ano din yan siya. Parang pigments din. So, nandiyan na yan siya sa loob. So, tingnan mo, may large and small din. So, ano siya, combination. So, ito din yung pigmentation. Tingnan natin yung pigmentation mo. Oh. Yung dark UV pigmentation, mas madami naman yung light na UV pigmentation. At least, bukod siya, di ikaw siguro prone soon na mag-appear yung melasma mo kasi hindi naman siya dark yung pigmentation na nandiyan present sa'yo. Kasi siguro dahil ikaw meron ka din mga regimens, it's good, but then it's not enough. So you need more regimens. So tingnan natin sa yung mga ano mo. So more likely, nandito na accumulate dito sa my nose area mo. Pati dito sa side. Less dito. Ha? Kita mo? Dito siya. Sa ilong mo. So alam na natin, 3 to 5 years, pag hindi ka ng regimens mo, mag-continue, mag-sunscreen, alam mo na saan lalabas yung magiging melasma mo. This area. At least alam natin, may forecast, di ba, buddy? Mm-hmm. Parang ano na, hindi na natin kailangan na manghuhula. Hindi na kailangan. Ito, ano, precise talaga. Precise analysis nga eh. So, ito naman, moisture. So, tingnan natin yung moisture mo. So, actually, yung moisture, tingnan mo dito, oh. Kahit na sabihin mo, okay yung water mo, but then, yung skin mo is ano? Oh, grabe kaya ako mag-inom. Shortage pa rin. Nasa shortage pa rin siya ng water. So, pag ganito, it doesn't mean na dahil sa, hindi lang kasi dapat yung, syempre sa age na din natin, yung moisture is from inside. Yung sa water na iniinom, so dapat meron din tayo ina-apply since, di ba, ang skin natin pag tumatanda tayo, pag nagkaka-age tayo, nagiging makunat.
So, nagiging makunat siya, hindi na siya nakaka-absorb ng ganung kagandang water content niya na pwede mabilis mag-evaporate. Kaya nagda-dry yung skin. Siyempre, maraming factors. Nasa aircon tayo, very ganito. Maraming factors din bakit nawawala ng tubig. So, best din ito, dito mo ma-incorporate yung regimen mo na dapat you have at least yung hyaluronic acid. We know hyaluronic acid, kumbaga sponge siya ng ano, ng nag-aano siya ng tubig. And hyaluronic acid is natural. Ang skin natin naturally meron hyaluronic acid, just like collagen. Kaya nakita natin pag baby, very plump yung skin dahil sa full pa yung hyaluronic acid nila. So ngayon, pag we age, as we age, maraming factors, excessive exposure sa sunlight, excessive exposure to radiation, to mga aircon, pwede siya nawawalan. Kaya nagkaka-lose din siya ng volume. So, ang skin natin, hindi lang natin i-consider yung collagen, i-consider mo din yung hyaluronic acid kasi building blocks din siya ng skin mo, ng skin structure mo. So, once na yun ang mawala, eto na, maka-appear na ganito na. Wrinkled, dry yung skin mo dahil wala na yung parang nag-hold, yung parang basin na mag-hold ng water sa skin. So, kaya meron, nakita mo may mga hyaluronic ano, treatment or filler. Yung iba, fini-filler, nilalagyan talaga. So, which is we don't want to do that. So, ang gawin na lang natin is topical na lang. Let's apply na lang. Okay. So, moisture, tapos na tayo sa sensitive area naman. So, this one, in general, here in sensitive area mo lang sa... So, itong mga iwasan mo na sensitive ang areas mo dito. Itong mga banda na mga naka-red, yan yung mga sensitive area na pwede prone ko mag-allergy dito. Diba yan to? Kahit sabon lang, yes. Peel off ako dun. So, ito o, prone ka dito. So, iwasan mo talaga yung mga area. Kasi pag ano, maging prominent. Tingnan mo dito, wala masyado. Dito ka area. Ang haba ng ano mo. So, dito naman tayo sa brown area. So, ini, hindi takaingatan yung... Dito natin nakikita kung yung skin mo is capable of repairing. Just like the baby. And we have to admit, as we age, yung repair capacity or capability ng skin natin is very poor. Which is, ano naman, acceptable naman yun. But then, with the help of the mga regimens, number one, yung mga retinols, vitamin A, it will surely repair. Pero hindi man siya overnight, but then it will give you a ano result. So, dito yung sa UV damage. Ito yung UV damage, ito yung mga naipon na mga noon-noon na hindi natin alam na nandyan pala, na nasunburn ka, pero hindi mo nakita, nandun pala siya sa loob. Kasi syempre yung skin natin layers naman, may first layer, second layer, third layer. So, yung sa first layer wala kang napansin, but then yung sa second layer nandun pala siya nakatira. Na-damage din siya. Dahil syempre hindi tayo nasa sunblock or nagsa sunblock man tayo, mali naman yung pag-apply natin. Once lang tayo nasa sunblock, hindi tayo nasa sunblock ng every 2 hours. So, ngayon alam na natin para maiwasan 'yon to appear or to accumulate more. So, kailangan talaga natin mag-apply ng sunblock. So, this one daw, Lasa. Nandyan sa loob. Itong mga areas na to. Nandyan yan sa ano mo, sa dermis mo. Wala man tayo nakikita kasi ang ganda ng skin mo totally. Total ano niya. Pero nandun siya sa loob, sa dermal layer. How kamay naman yun ba? So, ito yung magiging skin mo 3 to 5 years pag hindi ka mag-tutok action today. So, ganito ang magiging itsura ng skin mo. Soon, if you stop or pabayaan mo, hindi ka mag-skincare, hindi ka magpapatreatment, pwede magiging ganito yung skin na, itsura ng skin mo. Later. Hindi natin gusto yan mangyari ganun. So, nape-predict niya yung mangyayari. Yes. 3 to 5 years, hindi naman siya yung kagad-agad.
it will cost you mga 3 to 5 years talaga, ganun ka ano, accumulate mo. So ganito yung magiging skin natin if hindi natin siya maalagaan 3 to 5 years. Pero syempre, after nyan, kung maalagaan naman natin, pwede naman siyang gaganda. Siyempre, mas gaganda pa siya sa dito na makikita natin na ito. Mas magiging maganda pa yan. Mas the more na kung mag-alaga tayo in 3 to 5 years. Pwede naman, yung kinaganda, yung skin natin capable of repair. Though, siyempre, sa age natin, pwede delayed or medyo slower, but then may pupuntahan. Which is okay, diba? Kesa naman walang chance. So, eto, 3 to 5 years, ganito ang kaganda ng skin mo. Or, mas maganda pa dyan. Okay? Tama ba? Ayan. So, ma'am, after the medical photography, ano yung na-feel nyo? Ano yung mga na-realize ninyo after doing or after consulting with the machine? Syempre, na-shock ako. Kasi akala ko walang problema ang face ko. Oh. So far, kasi malinis naman siya. Pero akala ko lang pala yun. Oh. So, may, yung machine kasi nakikita niya yung... Yes. Sa dermis. Oo, hanggang sa dermis talaga. Ayan. Hindi lang epidermal, dermal layer ng skin. Anong advantage para dun sa mga nakakapanood? Anong advantage ng magpa-medical photography muna bago magpa-treatment? Ikaw dapat ang sasagot niya. Yung advantage naman na if you undergo this medical photography before any treatments or kahit yung mga naka-under treatments na, and then this is to show na how lack or kung gaano pa kakulang yung regimens or yung treatment na dapat i-ano natin sa skin natin, yung pag-alaga natin sa skin natin. So, if you notice na doon kasi, hindi lang siya nakikita ocular kasi minsan tayo pag, huy, malinis, makinis naman yung ano mo. No, you cannot say that kasi ito naman is hanggang sa dermal layer. Yung nakikita natin is outside, is the epidermis. So, ngayon, nakikita niya yung mga accumulate niya years ago na nandyan lang pala siya. Hindi siya nawala. Kasi wala naman tayong ginawa actually. So ngayon, dyan makikita yung mga recommendation. How important is the regimen? The regimen must consist of vitamin A and retinol. Kasi yan talaga ang pagkain ng skin na para bumata siya. So ang end ano natin dito is to para babata yung skin natin. So, it really possible na babata yung skin natin by doing this and all, yung mga treatments, yung regimens, and don't forget the importance of using sunblock. And the importance of using sunblock is not, it just not enough na once ka lang magsasunblock, after mo maligo magsunblock, and then wala na. Hindi po ganun. So, dapat every 2 hours magsunblock tayo. No matter what ang SPF niya, SPF 100, 50, 80, 60, 35, pag after 2 hours, wala na siyang efficacy. Nawawalan siya ng ano, kumbaga, nawawalan ng bisa. So, dapat ang defense natin doon is to reapply the sunblock. Actually, lahat is candidate. If you really want a precise analysis and diagnosis, and kung hindi naman magpapatreatment, gusto mo lang makita how damaged na ba yung skin mo, how old na is your skin, pwede naman, mas okay yun. At least ikaw, ma-alarm ka, and then you will be warned kung saan areas na dapat bantayan, na pwede lalabas in 3 to 5 years, ito ang lalabas sa'yo. Pwede ngayon, wala ka pang melasma, but then 3 to 5 years, nandyan lang pala yung si melasma na sa loob. Kaya minsan, di ba, nag-aano tayo? Ay, ma'am, wala man ito, nung ano, ganito, ganyan. But then, bakit nandito na? Ang hindi natin alam, actually, nandyan na siya. Only thing, hindi lang siya lumabas dahil hindi pa siguro niya time lumabas. But then, nandoon, na-accumulate siya into your dermal layer. So, I want
I want to invite everyone or everybody na interested in beauty na to try this medical photography. Bakit? Para at least kayo meron tayong basis. Kung ano yung projection natin, kung mag-undergo ba kayo ng treatment, if you decide to undergo treatment, then well, okay. Dapat may pupuntahan tayo. But then, sa mga ayaw naman mag-treatment, at least aware kayo na okay, after ganitong years, ganito yung ma-expect ko. So, it's up to you now kung meron kayong gagawin, and then, well, thank you. Magte-thank you talaga ang skin nyo. Pag wala naman, wala din naman. Anyway, kayo naman. So yun nga sabi nga nila, prevention is better than cure. So, what is 500 pesos? Kung parang mawawarningan kayo na this is what your skin be look like 3 to 5 years. Okay? I want to invite everyone to try and visit Suing because actually yung clinic namin is open for all ages. Basta teenager, yung mga nagme-mens na, yung mga middle age, mga matanda, or ano, free ang consultation namin. So, ngayon lang, nagkaroon tayo ng machine na if you undergo this, syempre, diagnosis, it's not free. You have to pay for this, 500 pesos only. So, what are you waiting for? Book that appointment now and experience the Suing way.